Panginoong Diyos, lahat ng santinakpan, magsiawit kayo at siya'y pagdangal, magpakailanman. Magpuri kayo mga anghel ng Diyos sa Panginoong may kapal. Magpuri kayo mga langit sa Diyos na sa inyo'y lumikha. Magpuri kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng santinakpan. Magsiawit kayo at siya'y pagdangal, magpakailanman. Mga kapatid, simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyo inyong lahat. At sumainyo rin. Sa mga naririto po, gayon din ang mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming sa Facebook, YouTube, Twitter at TV Maria. Magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po. Sa ating mga pagbasa ngayon, lalong-lalo na sa ating mabuting balita, tinatawagan at inaanyayahan tayo ng ating Poong Hesus Nazareno sa isang mabungang pananampalataya. Isang mabungang pagtitiwala na kung saan nagsisimula ang tunay na pag-unawa sa kanyang karunungan at kabutihan. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, maisaloob nawa naming palagian ang mga galing sa Espiritu ng Kabanalan upang sa salita at gawa ay aming magampanan ang lahat ng iyong mga kinalulugdan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Ang simula ng aklat ni Sirak. Mula sa Panginoon, ang lahat ng karunungan at iyon ay taglay niya magpakailanman. Sino ang makabibilang ng butil ng buhangin sa dagat o patak ng ulan o ng araw sa panahon na walang pasimula at walang katapusan? Sino ang makasusukat sa taas ng langit o sa lawak ng lupa? Sino ang makakaarok ng kalaliman ng dagat at sino ang makakasaliksik sa karunungan? Bago pa likhain ang alinmang nilalang, nilikha na ang karunungan at ang tunay na pagkaunawa. Bago pa nagsimula ang mga panahon, ang karunungan ay nagmula sa salita ng Diyos, sa kataas-taasang langit, at ang kanyang mga aral ay batas na walang hanggan. Kanino ipinahayag ang simula ng karunungan? At sinong nakatatalastas ng kanyang pamamaraan? Kanino ipinagkaloob ang makakilala sa karunungan? At sinong nakaunawa ng kanyang masaganang mga karanasan? Iisa lamang ang talagang marunong.
dapat tayong gumalang na may paghanga sa harap ng kanyang luklukan. Ang Panginoon ay may likha ng karunungan. Kinilala niya ang kahalagahan nito at ibinuhos niya ito sa lahat ng kanyang nilalang. Binahagian niya ang karunungan ang lahat ng tao. Ngunit higit na masagana ang bigay niya sa mga umiibig sa kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy naghari na, ang damit niya'y maharlika. Panginooy naghari na, ang damit niya'y maharlika. Panginooy naghahari na ang suot sa katawan ay damit na maharlika at bat-bat ng kalakasan. Panginooy naghari na, ang damit niya'y maharlika. Ang sandiga ng daigdig, matatag ang pinatunguan. Kahit ano ang gawin pa'y, hindi ito magagalaw. Ang trono mo ay matatag simula pa nung una. Bago pa ang ano pa man, likas ikaw'y naroon na. Panginooy naghari na, ang damit niya'y maharlika. Walang hanggang Panginoon ang lahat ng tuntunin mo. Sadyang banal ang matatag ng sambahang iyong templo. Panginooy naghari na, ang damit niya'y maharlika. Magsitayo ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Si Kristo ay nagtagumpay, nalupig ang kamatayan. Nagningning ang pagkabuhay. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, habang bumababa si Jesus sa bundok, kasama sina Pedro, Santiago at Juan, ay nakita nila ang napakaraming taong nakapaligid sa mga alagad na naiwan at ang mga iskriba na nakikipagtalo sa mga ito. Nagulat ang mga tao nang makita nila si Jesus. Sila'y patakbong lumapit sa kanya at binati siya. Tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad, "Ano ba ang pinagtatalunan ninyo at ng mga taong iyon?" Sumagot ang isa mula sa karamihan, "Guro, dinala ko po rito sa inyo ang aking anak na lalaki sapagkat siya'y inaalihan ng masamang espiritu at hindi makapagsalita. Tuwing aalihan siya nito, siya'y inilulugmok. Bumubula ang kanyang bibig at nagngangalit ang kanyang ngipin. At siya'y naninigas. Hiniling ko po sa inyong mga alagad na palayasin ang Espiritu, ngunit hindi nila napalayas ito." Sinabi ni Jesus sa kanila, "Lahing walang pananampalataya. Hanggang kailan ako dapat manatiling kasama ninyo? Hanggang kailan ko kayo pagtitiisan? Dalhin ninyo rito ang bata." At dinala nga nila ito sa kanya. Nang si Jesus ay makita ng Espiritu, biglang pinapangisay nito ang bata, anupat napalugmok ito sa lupa, at gumugulong-gulong na bumubula ang bibig. Kailan pa siya inalihan ng masamang Espiritu? Tanong ni Jesus sa Ama, "Mula pa po sa kanyang pagkabata," tugon niya. "Madalas siyang ihagis nito sa apoy at sa tubig upang patayin. Kaya kung may magagawa kayo,
mahabag po kayo sa amin at tulungan ninyo kami. Kung may magagawa, ulit ni Jesus, mapangyayari ang lahat sa may pananalig. Kaagad sumagot ng malakas ang ama ng bata, nananalig po ako, tulungan ninyo ako, bagamat ako'y nagkulang. Nang makita ni Jesus na dumarag sa mga tao, pinagsabihan niya ang masamang espiritu, ikaw, espiritong nagpapapipi at nagpapabingi, iniuutos ko sa iyo. Lumabas ka sa bata at huwag ka nang papasok sa kanya. Nagsisigaw ang masasamang espiritu, pinapangisay ang bata at saka lumabas. Naging misto lang bangkay ang bata. Kaya't ang sabi ng marami, patay na! Subalit siya'y hinawakan ni Jesus sa kamay at ibinangon at tumindig ang bata. Nang pumasok na si Jesus sa bahay, palihim siyang tinanong ng kanyang mga alagad, bakit po hindi namin napalayas ang Espiritu? Sumagot si Jesus, ang ganitong uri ng Espiritu ay hindi napalalayas, kundi sa pamamagitan ng panalangin. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo, magsiupo ang lahat. Muli po sa mga naririto, gayon din ng mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming, magandang umaga po sa inyong lahat at sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po. Tayo ba'y may sapat na tiwala at pananampalataya sa ating Poong Jesus Nazareno? Sa atin pong mabuting balita, natunghayan natin ang ating mahal na Poong Jesus Nazareno na hinarap ng mga tao at nakita niya na ang kanyang mga alagad ay hindi kayang palayasin ang masasamang o ang masamang espiritu sa isang batang may sakit, no? At nakikita niya na kaya hindi nila ito magawa, no? Hindi natin alam kung paano, pero alam nating batid ng ating Poong Jesus Nazareno na kinakailangan pa nilang lumago sa pananampalataya at pagtitiwala. No? Nakita natin, hindi mapalayas ang Espiritu. No? Sabi ng mga nag-aaral ng banal na kasulatan, no? Kung tatanungin mo raw ang isang doktor doon sa mga nangyayari doon sa bata dito sa pahayag na ito. No? Siyempre, sa kasalukuyang panahon na ito. No? Dahil nung panahon ng ating mahal na Poon, walang mga doktor na nagbibigay ng kung ano ang dapat inumin o kung ano yung mga sintomas, no? Ang hinahanap ng mga tao ay mga tagapagpagaling talaga, no? Yung gumagamit ng mga dahon, gumagamit ng mga kung ano-anong mga herbal na mga pamamaraan ng pagpapagamot, no? Kaya pumunta ang taong ito, yung kanyang tatay nung inaalihan kay Jesus dahil isa siyang kilalang tagapagpagaling. No? Sabi ng mga kasalukuyang nag-aaral ay lahat daw ito ay sintomas ng isang epileptic shock. No? At para bang nakikita natin na kabataan pa lang, no, sa pagkabata pa lang nung inaalihan ng masamang espiritu ay para siyang meron na talagang episodes ng epilepsy. No? Pero syempre, hindi pa uso ang pag-unawa noon ng psychology, kaya ang lahat ng ganitong kakaibang pag-uugali ay para sa mga sinaunang lipunan ay inaalihan ng masamang espiritu. No? At pag mga ganitong kaso, ang talagang hinahanap ay tagapagpagaling. At dumating nga ang ating Poong Jesus Nazareno na pinalayas ang masamang espiritu, pinagaling ang epilepsy. No? At ano yung naging aral sa mga alagad? Kinukulang sa pananampalataya. No? Siguro kung tutuusin, kung sasabihan tayo ng ganito,
eh parang sinasabi sa atin, eh, hindi yata kayo siguro naniniwala doon sa Panginoon na sinusundan ninyo. May pagdududa pa rin. No? Na isang paalala sa atin na lumago sa pananampalataya. Kasi marami pa rin tayo mga bagay na hindi sigurado sa ating buhay. Hindi natin alam kung anong mangyayari sa atin. Isa, dalawang araw pagkatapos nito, yung mga inaasahan natin bagay na mangyayari, hindi tayo sigurado kung naririyan. May mga bagay din tayong gusto, mga hiling. Hindi natin alam kung paano darating at kailan darating ang mga iyon. Pero sa kabila po ng lahat, sa ating pagharap dito, paalala sa atin ng ating pong Jesus Nazareno ang tiwala sa Kanya. Sapagkat ang tiwala, ang pananampalataya na kumakapit sa Kanya, ayon nga sa unang pagbasa, ay ang simula ng karunungan, ang simula ng pag-unawa, ang simula ng mabuting pagharap sa ating mga suliranin na kinahaharap. No? Hindi ibig sabihin no, na maghintay na lang tayo na maghintay ng milagro. No? Sa ating panahon ngayon, no, kung yung mga ganitong pagkakasakit ay kinakailangan din namang dalhin natin sa doktor, magpagamot, magpa-check up, ganun din naman sa ating buhay. Yung pananampalataya, yung pagkapit ay kasabay din ng pagsusumikap. Yung mga mahahalagang bagay, pinagtatrabahuhan din. Nilalaanan ng oras at panahon. Binibigyan ng atensyon kung ito ay mahalaga talaga para sa atin. Pero pagkatapos natin gawin ang lahat ng makakaya, iasa natin ang mga ito sa ating Poong Jesus Nazareno. At kasama doon ang pag-amin, hindi man natin hawak ang ating kapalaran. Pagkatapos ng lahat ng pagsusumikap, umaasa tayo na kung anuman ang ipagkaloob ng ating Panginoon, ay ito ay para sa ating ikabubuti, ayon sa Kanyang kabutihan, ayon sa Kanyang karunungan. Kaya ba natin ito? Hilingin natin na sa pagpapatuloy ng ating banal na misa, mabigyan tayo ng sapat na lakas ng loob at katapangan para kumapit sa Kanya. Sapat na lakas ng loob at katapangan na gawin ang lahat ng ating makakaya. Sapat na lakas ng loob at katapangan na pagkatapos ng lahat, ang ating pag-asa ay nasa Kanya. Mahal na Poong Jesus Nazareno, maawa ka sa amin. Magsitayo ang lahat. Sa pamamagitan ng Ebanghelyo, nagsasalita si Kristo ng may walang hanggang kapangyarihan at kumikilos sa Kanyang mapagpalang mga gawa. Panginoon, tulungan mo kami sa aming kahinaan. Panginoon, tulungan mo kami sa aming kahinaan. Ang simbahan naway patuloy na magturo ng katotohanan ni Kristo at labanan ang kasamaan sa ating panahon. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kami sa aming kahinaan. Ang mga pinuno ng daigdig naway isulong ang kabutihan sa kanilang mga gobyerno at maging masigasig sa pagwawaksi ng kasamaan sa kanilang lipunan. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kami sa aming kahinaan. Tayong lahat naway hindi manghinawa sa ating buhay panalangin upang hindi maghari ang mga masasamang espiritu sa ating buhay. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kami sa aming kahinaan. Ang mga may sakit at iyong mga nagdurusa sa bawat uri ng karamdamang pangkaluluwa at pangkatawan naway lumaya mula sa kanilang mahirap at malungkot
na kalagayan. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kami sa aming kahinaan. Sa katahimikan ng ating puso't diwa, ay alay natin sa Panginoon ang ating mga sariling panalangin at kahilingan nang may pagtitiwalang matapos ang lahat ng ating mapagsumikapan ay iiwan natin at ipagkakatiwala sa Kanya. Sama po natin sa ating mga dasal ang mga frontliners at health workers na nagiging tanda ng katuparan ng pangako ng ating marunong at mahabaging Diyos sa pamamagitan ng kanilang paglilingkod sa kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kami sa aming kahinaan. Ama naming Diyos, patuloy mo kaming hilumin sa kasamaan. Hayaan mong ang iyong kabutihan ang siyang magliwanag sa amin sa kapangyarihan ni Yesu Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagganap namin ng banal na pagdiriwang upang ikaw ngayoy aming paglingkuran, hinihiling namin naway mapakinabangan ang aming inihahain sa iyong karangalan. Sa pamamagitan ni Hesus Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likhain ang sanlibutan na iyong pinagbabago at idinarangal. Sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan, kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong paghiliw at pagkakandili. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay. Pinasalamatan ka niya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo
ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo ang lahat. Ibabunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang Makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod ang lahat. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen.
Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay at sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Announcement, sa darating na Miyerkules, February 22, ay Ash Wednesday na siyang simula ng panahon ng Kwaresma. Sa hapon ng Martes, February 21, matapos ang misa ng ikalima, ay idaraos po ang paraliturhiya ng pagsusunog ng mga lumang palaspas na binaspasan at ginamit noong nakaraang linggo ng palaspas. Ang abo mula rito ang siyang gagamitin sa Ash Wednesday.
Susundin po ang Sunday Mass schedule sa araw na ito at mayroon din pagpapakumpisal sa araw na iyon. Sa araw din po ng Ash Wednesday ay mahalagang araw ng pagsasakripisyo, pag-aayuno at paglilimos. Lahat po ng nasa hustong gulang ay may obligasyon na lumiban o bawasan ang pagkain at mag-alay ng pagsasakripisyo sa kani-kaniyang pamamaraan. Maraming salamat po. Pinapaalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standard sa ilalim ng alert level 1. Sa oras na makaramdam ng sintomas, agad na mag-isolate para sa dagdag na proteksyon laban sa banta ng COVID-19. Agad-agaran na tayong magpabakuna at booster. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar o kinaupuan. Pagkatapos ng pagwiwisik, mangyari lamang na maupo muna ang lahat ng nasa loob ng simbahan at hintayin banggitin ang grupo na inyong inuupuan bago po kayo lumabas ng simbahan. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong aming mapakinabangan ang dulot na kaligtasan ng aming pinagsaluhan bilang sangla ng iyong tiyak na pagsagip sa tanan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Paalala lamang po na sa ating pagdarasal, pagdiriwang ng sakramento at pagdedebosyon sa loob at paligid ng simbahan, kinakailangan pong maayos na nakasuot ang ating mga face mask, siguraduhin natatakpan ang inyong mga ilong at bibig at hindi tinatanggal kung hindi naman kailangan. Huwag po sana na nakalaylay lamang ang ating mga face mask at ingatan po natin ang ating mga sarili bilang bahagi ng ating pagmamalasakit sa ating kapwa. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magsiyuko para sa pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyong ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain nawa kayo ng ating makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong dala ang pag-ibig at kapayapaan ng ating Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Maganda umaga po sa inyong lahat. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin.
Nuestro Padre Jesús Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, niluluwalhati ka namin.